Gagawa tayo ng Croffles or croissant waffle. Ito ay croissant dough na iniluto sa waffle maker. Naku, huwag kayong mag-alala dahil gagawin natin tong madali. Hindi na kailangang i-bake ito dahil lulutuin siya sa waffle maker until maging brown. Tapos lalagyan natin ng iba't ibang toppings. At kung wala naman kayong waffle maker, huwag mag-alala dahil gagawa natin ng paraan yan. Ayan, so ngayon, unahin na muna natin ang paggawa ng ating dough. So, eto, meron tayong gatas. So, inisan natin lahat ng ating mga sangkap. Asukal. Instant dry yeast. Itlog. Asin. Mix na muna natin. Tapos ilagay natin ang ating bread flour. Tapos ilagay natin ang ating dough hook. Kung wala naman kayong mixer, ay pwede mo siyang i-mix manually gamit ang mga kamay. Ayan, so ibaba natin to. Tapos i-mix na muna natin siya until ma-incorporate lahat ng ating mga sangkap. Ayan, na-mix na natin siya. Ayan. Okay. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating margarine and yes, pwedeng gumamit ng butter. Ito ay softened sa room temperature. Yan. Tapos ay i-knead natin ito until maging smooth at elastic ang ating dough. Oops. And ayan, okay na ang ating dough. So ngayon ay tanggalin natin siya dito sa ating mixer. Okay, mag-lightly dust tayo sa ating table or sa countertop. Tapos, ilagay natin dito ang ating dough. Ayan siya, oh. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, so ngayon ay i-cut natin siya into 9 equal parts. Ayan, na-divide na natin sila. So, ngayon naman ay bilugin natin. Ayan, eto na sila. So, ngayon ay takpan natin ito at i-rest na muna natin for 15 minutes. And after 15 minutes ay ipa-flatten natin ang ating mga binilog na dough. Ipa-flatten natin siya pero bilog pa rin ha. Flat siya pero bilog. Ayan, so i-flat na natin siya. Ayan, na-flat na natin siya. Ngayon naman ay ilipat natin siya dito sa ating plato na may plastic para hindi siya dumikit. Ayan. Ayan, ganyan siya kanipis. Okay. Tapos, mayroon akong margarine dito. Ang usual talaga na ginagamit ay butter. Pero, pwede din na margarine. And, siguro, nagtataka kayo kung ano yung method na ginagamit natin sa paggawa ng croissant dahil ito yung hindi normal, di ba? Pero, ito yung pinakamadali. Mag-search kayo, marami na din ganito ang ginagawa. Ayan, so ngayon ay magpapahid tayo ng ating margarine dito sa ibabaw. Ayan. Tapos, continuous lang yung ating pagpa-flatten ng ating dough. So, same lang yung procedure na gagawin natin until matapos natin siya. And ayan, na-stack na natin siya lahat. Ayan siya. Ngayon naman ay, i-cover natin siya ng plastic. Ayan. Okay. Tapos, ilagay na muna natin ito sa freezer for 20 minutes. And eto na siya. Ngayon naman ay, ipa-flatten natin to into a big circle. So, mag-dust tayo ng ating harina. Ayan. Lagay natin yan dyan. Tapos tayo ng konti dito sa top. Tapos i-flatten na natin to.
Ayan, na-flat na natin siya. So, ngayon ay i-cut natin siya into 8 equal parts. Kung gusto nyo naman na mas maliit, pwedeng gawin na 10, 12, or 16 equal parts. So, ayan, i-cut natin siya. Ayan, kapag na-divide na natin, ay pwede mo nang i-roll ang ating mga dough. Ayan. So, ang gagawin ko lang ay masislit ako dito. Yung iba hindi na ginagawa to. Pwede naman din hindi na gawin. Ayan. Tapos, ayan. So, may slit na siya. Kita nyo. Tapos, i-roll na natin siya. Ayan. Ayan. And, eto na siya. Takpan na muna natin at i-rest natin siya for mga 1 hour to 2 hours or until mag-double na ang size ng ating dough. At eto na sila, ayan, tumubo na. So ngayon ay pwede na tayong magluto. So eto na yung ating waffle maker. Kung wala kayong waffle maker at gusto nyo talaga, pwede nyo naman na sa frying pan. Wala yung distinctive na design ng waffle. So, okay lang yon kung gusto nyo talaga. And oo nga pala, kung gusto nyo na kinabukasan na gawin ang croffles, pwede mo siyang i-stock, pwede mo ilagay sa freezer ito. Basta, nakatubo na. So, eto pinatubo natin ay pwede mo na siyang ilagay sa freezer. So, ayan. Nag-preheat na tayo ng ating waffle maker. So, pwede tayo magluto. Ang gagawin ko lang ay magpapahid na muna tayo ng water dito sa ating dough. Ayan. Okay. Tapos, ito yung ating white sugar. I-dredge natin siya. So, i-coat na muna natin. Yan. Okay. So, isalang na natin siya dito sa ating waffle maker. And, lutuin natin siya until maging brown. I-check natin. Okay, brown na siya. So, baliktarin natin. Tignan natin kung yung bottom ay brown na. Okay. Kung brown na ang bottom, pwede hindi mo na siya lutuin pa. Pero kung gusto mo na mas brown, pwede. And ayan, eto ng ating croffles. Ngayon naman, ay ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ito na walang waffle maker. So, gagamit tayo ng kawali. So, mayroon ako ditong extra. Ito ay galing sa freezer na thaw ko na siya. Tapos, same procedure lang, lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. Okay. Tapos, i-coat natin siya ng ating white sugar. Ayan. Okay. Tapos ay, ilagay na natin siya dito sa ating kawali. And then, ipa-flat natin siya gamit ito. So, ipa-press lang natin yan. Press mo lang siya. Tapos, lutuin natin ito until maging brown yung bottom. Tapos, baliktarin natin para maging brown naman yung kabilang side. So, i-check natin kung brown na yung other side. Ayan. And ayan. Ang ganda ng kulay. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-flat kasi nga manual lang yung ginagawa natin. But it's alright. Okay lang. Ayan. So, i-brown na muna natin yung kabila. And then, i-check natin yung kabila kung okay na. And ayan siya. So, ayan. Okay na siya. So, pwede mo siyang lutuin na walang waffle maker. Okay, so ngayon ay mag-assemble na tayo. So, mayroon akong meal box. Pwedeng gumamit ng kahit anong container. Tapos, naglagay lang ako ng parchment paper. Ito ay printed, pwede na plain, or pwedeng hindi na maglagay. So, parang design na din siya kung maglalagay. So, maglagay lang tayo dito ng ating croffle. Ayan. So, ang first flavor na ilalagay ko ay strawberry. So, maglalagay ako ng strawberry jam. Magpahid tayo. Pwede naman na unahin mo yung whipped cream sa paglagay. So, depende na yan kung ano yung gusto mo na pag-assemble. Then, maglagay tayo ng ating whipped cream. Ayan.
And then mag-drizzle tayo ng strawberry jam. Ayan. And eto na ang ating strawberry na croffle. Wala akong strawberry na prutas. Kung meron kayo, maglagay kayo. Ayan. Okay, eto naman ang gagawin ko ay unahin natin yung ating whipped cream. Ayan. Tapos paglagay tayo na blueberry. Eto ay canned na blueberry. And eto ng ating blueberry croffle. Next naman ay mango flavor. So, mag-spread lang ako ng mango. Ito ay mango in can. Maglagay tayo ng whipped cream. And then, lagyan natin ng sweet mangoes. Ito ay fresh. And then, maglagay tayo ng mango gram. Ito ay optional. Pwede mag-drizzle ng chocolate syrup. Next naman ay ube. Ito ay ube na filling. So, pwedeng ube halaya or ube jam or kahit anong ube na feeling na masarap, na gusto nyo. Ayan. Maglagay tayo ng ating whipped cream. Tapos, paglagay tayo ng keso. Ayan. Mag-drizzle tayo ng ating ube filling. Ngayon naman ay cookies and cream, so maglagay tayo ng whipped cream. Ayan. Ito ng crush na Oreo. Ayan. At buo na Oreo. Okay, next naman ay Nutella. Ayan. So, spread na muna natin yan. And then, maglagay tayo ng ating whipped cream. Ayan. And then, maglagay tayo ng saging. Oops. Or kung ano yung gusto nyong additional na topping. Ayan. And chocolate syrup. Next naman ay caramel. So, eto ay caramel filling. So, ang gamit ko palang caramel filling ay Bakersfield at yung ube filling ay Bakersfield. Pero, again, pwedeng gumamit ng kahit anong palaman. Tapos, maglagay tayo ng ating whipped cream. And then, maglalagay ako ng peanut na M&M. Oops! Ayan. Okay. And then, mag-drizzle tayo ng chocolate syrup. At eto na ang ating mga croffles! Ayan, so tikman na natin. So, ang titikman ko ay yung ating Nutella na croffle. Ayan. And ayan, eto siya. Mmm! Gustong-gusto ko talaga ang Nutella, kaya huwag yung tanggalin sa choices ang Nutella. And pwede din na almonds ang partner ng Nutella as topping dahil masarap din siya. Okay naman din ang banana, pero kung may almonds kayo, pwede din. Mmm! Sarap! Okay, ang texture ng croffle ay yung labas or yung exterior niya ay medyo crunchy. Tapos yung sa loob, andun yung parang soft, chewy. Parang ganun. Kasi nga, na-flat natin siya. So, yung middle na lang yung medyo soft or yung parang chewy na part. Pero yung ano, yung naubos ko na kasi, yung isa, yung na-flat natin na gamit yung ating kawali, yun medyo makapal yun. So, mas mafe-feel mo yung soft and chewy na part. Tapos yung exterior niya ay yung crunchy na part. Eto, mas marami yung crunchy na part. Ganon. And yes, yung iba ay hindi na naglalagay ng whipped cream. Diretso na. Gaya kung gusto nyo, yun nga, Nutella, ilagay nyo lang sa pastry bag. Tapos, i-drizzle nyo ng makapal, as in makapal. Tapos, lagyan nyo ng almonds or banana kung ano yung gusto nyo na partner. And pwede din yung caramel, i-drizzle nyo ng makapal. Kasi kung konti lang yung ilalagay nyo, yung i-drizzle nyo, tapos walang whipped cream, parang ang bitin tignan. So, yun, kung walang whipped cream, talagang damihan nyo yung palaman. Kung gusto nyo chocolate, mocha, ano pa ba?
peach or matcha flavor. Ang daming pwedeng flavor talaga. So, same lang to sa mga ginagawang dessert na kahit anong topping ay pwede. And, di ba, kung meron kayong maliit na snack bar or cafe, idagdag nyo ito sa menu. Madali lang siya. And, kung ayaw nyo gumawa ng sariling dough ng croffle, pwede naman na mag-order kayo kasi merong gumagawa na frozen. So, pwedeng mag-order na lang para hindi na kayo magmasa pa, mga ganun, di ba? Frozen na siya. So, ikaw na lang yung magluluto sa waffle maker. And yes, dapat bumili ka ng waffle maker para makuha nyo yung distinctive na design ng croffle. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwedeng ibenta ng 120 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!